pamilya star na naging bahagi ng ABS-CBN shows, tinanggap na ang pagkalaos. Kinuha ng GMA7 ang kaganapan tingnan ng mga detalye. Welcome to BCGram.net. Huwag kalimutang i-like, i-share, i-follow at i-subscribe ang BCGram.net para maging updated ka sa mga latest happenings. May mga shoutouts din tayo kaya tutok lang hanggang sa huli. Tila wala nang nagawa ang former kapamilya star at ngayon ay freelancer na si John Sweet Labus na tanggapin ang katotohanan na laos na siya bilang isang artista. Ang showbiz personality na ito ay naging bahagi ng ABS-CBN at naging talent, lumipat sa GMA7 Kapuso Network hanggang sa maging freelancer na actor at director. Sa kasalukuyan ay si John Sweet Labus ang director ng Jose and Maria's Bonggang Bilya. Sa isang panayam kay Sweet ay natanong kung tila nagko-concentrate na yata sa pagiging director, mas na-enjoy niya ba niya ito kaysa sa pag-arte. Sa kanyang pahayag ay sinabi, tinanggap ko naman na yung katotohanan na isa akong laos na artista. Hindi, and you know, yung mga kaibigan ko sinasabi, huwag mong sinasabi yon. No, kailangan kong aminin yon because dahil doon, doon ko na-embrace itong bagong career ko as director. Ang tagal-tagal na, pangatlong beses na yata akong nalaos. Ayon pa sa kanya ay malaki-laki rin ang pasasalamat niya dahil sa tuwing nawawalan siya ng projects bilang komedyante, nabibigyan siya bigla ng work. Kalagitnaan ng taong 2000, nang maging full-fledged host siya sa Kapuso Show talk shows, ang defunct S-Files at Showbiz Central. Sa dalag niyang pahayag, unang laos ko from ABS, kinuha ako ng GMA. Yung mga kaibigan ko, magdarek ka na, maklang artista may time limit. Aba jackpot, kinuha ako ng GMA 2006. Tapos pangalawang laos ko, magdarek ka na. Ginagano'n ako ng mga kaibigan ko. E ang mga kaibigan ko are people from the industry. Kilala nyo naman iyan, mga producers, mga directors, so they know what they are talking about. At naniniwala ako sa sinasabi nila. Aba ay bigla naman akong pinabalik ng ABS. So nauudlot ng nauudlot hanggang sa finally, nung in-embrace ko na siya, okay na. Sa karanasan ni John Sweet Labus bilang aktor ng Teatro Tomasino noong college days niya sa University of Santo Tomas, stand-up comedian sa mga sikat na comedy bars at aktor sa TV at movie projects, medyo madali sa kanya mag-crossover. Noong nasa ABS-CBN siya, ay kabilang sa mga na-direct niya ay ang Kadenang Ginto noong 2019 at ilang episodes ng Once Upon a Time, Ipaglaban Mo at Maalala Mo Kaya. Pero nilinaw ni Sweet na hindi pa rin niya tuloy ang tinatalikuran ng pag-arte. Sa kanyang dagdag na pahayag, although for the record, tumatanggap pa rin po ako ng project bilang artista. Pakasabihin nila na hindi tumatanggap, tumatanggap pa rin po ako. Di hamak na malaki po ang sweldo ko bilang artista kumpara sa bilang director. So anyway, so iyon, nung in-embrace ko siya, nung yung energy tuloy-tuloy na, yung mga project tuloy-tuloy na dumating. I am so thankful na simula nung naging director ako, yung 100% doon ako nakafocus. Napakaswerte ko sa mga producers ko na mababait na mga tao. Madaling kausap, naniniwala sa aking creativity. Malaking bagay yun lalo na sa director na bagong pasok sa trabaho ng pagdidirect. 3 taon pa lang naman akong director, 2018. So I'm thankful, thank God, na pupunta ako sa mga producers na mababait at saka yung kilala sa industriya na mababait na tao. Inaano yung safety ng mga tao dahil nga may pandemya. You know, yung masarap ang pagkain, masarap na yung pagkain, nagdadala pa ng extra pagkain. Ano ang masasabi mo kaugnay dito? Shoutout tayo kina Florita De Parene, kay Prince Ken at kay Ara Iria. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang BCGram.net para sa mga latest happenings.